Yung nabili naming foam is 1 inch yung kapal. Parang 300 pesos lang yung bili namin dito kung di ako nagkakamali. So since mahaba naman siya, 120 by 200 centimeters, ginupit na lang namin tapos pagpapatungin na lang natin para ma-achieve yung desired thickness nung headboard natin. Mark ko na yung top layer ng foam and then bubutasan na lang natin siya. Better kung mas malaking butas pala yung gagawin nyo kasi ito yung magsiserve na guide mamaya. Hindi na natin makikita yan, kakapain na lang natin kapag natakloban na ng tela. Pinatong na yung batting sa top layer ng foam. Pinapalaki na lang yung mga butas para mas mabilis kapain mamaya. Tinupi ko yung tela para malaman kung nasan yung gitna and nilagyan ko lang ng linya sa likod pati na din yung gitna ng board para mamaya alam natin kung naka-align pa yung tela sa mismong board.